24 years, I was always trying to beat Ginebra. Yeah? Mahirap. So I'm so thankful. Sa kabilahor, I'm on the other side now. I'm on your side. And I love being here. I love being the coach of Ginebra. Thank you so much. Tim Cone. Sino ba namang hindi nakakakilala sa PBA's winningest coach at natatanging PBA coach na may dalawang Grand Slam sa resume nito? Hindi nga lang kilala kundi isa sa pinaka-nirerespetong imahe si Tim Cone sa mundo ng basketball. May story din po tayong ginawa tungkol naman sa all-time starting five ni Tim Cone. Sa mga gusto pong manood ay ilalagay ko ang link sa description box below. Kamusta mga kadribol? Sa video na ito ay tatalakayin natin ang laban ng Tim Cone at Ryan Gregorio. Ano nga ba ang mga ginawa ni Ryan Gregorio at sa lahat ng mga nakatapat ay inamin ni Tim Cone na kinoconsider niya si Ryan Gregorio bilang kanyang kontrabida. Tara, samahan niyo akong himayin ang tagpong Tim Cone at Ryan Gregorio. Pero kung bago ka pa lang sa channel ko ay pakilike naman ang video na ito at pakihit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para wala kang mamiss sa mga susunod nating mga videos at support na din sa channel natin. Salamat! Kilalanin muna natin ng bahagya ang dalawang coaches na ito tapos ay dumiretso na tayo sa pinakapaksa natin. Magsimula tayo kay Earl Timothy Cone, ang pinaka-successful na coach sa PBA history na mayroong 22 championships at dalawang Grand Slam sa pangalan nito. Dating head coach ng Alaska at San Miguel Coffee na parehas niyang nabigyan ng tag-iisang Grand Slam. Kasalukuyan itong head coach ng most popular team sa PBA, ang Barangay Ginebra Kings. Mabibigyan din kaya ito ng Grand Slam ni Tim Cone? Isa yan sa mga aabangan natin. Si Ryan Gregorio naman ay nagsimula bilang video coordinator at assistant coach ni Eric Altamirano sa Pure Foods noong 1997. Inamin nga nito na sobrang masaya na siya na maging assistant coach sa buong buhay niya at pinaka-goal niya lang talaga ay ang maging best assistant coach ever. Pero nagbago nga ang lahat ng iyon nang magtagpo ang dalawa noong 2002. 2002 Governor's Cup ay naging acting coach si Ryan Gregorio para sa Pure Foods nang kuning assistant coach ng national team ang head coach ng Pure Foods na si Eric Altamirano. Sa edad na 29 ay inamin ni Ryan Gregorio na natakot siya noon dahil pinaka-inisip niya kung paano niya iko-coach ang veterano at magaling na point guard na si Ronnie Magsanok at ang nooy 4-time MVP na si Alvin Patrimonio. Dito nga unang nagtapat sa finals ang Alaska Aces ni Tim Cone at Pure Foods ni Ryan Gregorio. Ibinahagi naman ni Ryan Gregorio na namangha ito dahil legit na head coach noon si Tim Cone na mayroong 10 championships sa loob ng 11 years. Sa kabilang dako naman ay sinusubukan pa lamang ni Ryan Gregorio na manalo ng kanyang unang finals battle. Para naman alisin ang pressure nito ay inisip na lang umano ni Ryan Gregorio na hindi na naman siguro siya sisisihin ng Pure Foods community kung matalo sila dahil kahit papano ay nabit-bit niya sa finals ang kuponan. Inisip din noon ni Ryan Gregorio na never siyang mananalo kay Tim Cone kung coaching lang ang pag-uusapan dahil para sa kanya ay ito ang GOAT o greatest of all time pagdating sa pagko-coach. Sinabi nitong ang pinaka-chance lang nilang manalo ay tingin niya mas magaling at mas malakas ang lineup nila noon kontra sa lineup ni Tim Cone. Nanalo ng dalawang sunod ang Alaska Aces pero sinagot naman ito ng tatlong sunod na panalo ng Pure Foods at tinalo sila ng Alaska sa Game 6 para iset ang Game 7 Finals Duel ng dalawang kuponan. Sa Game 7 niyang iyon ay nagtulungan ang prolific imports nila na si Derek the Flight Brown at Kelvin Price na mayroong 21 at 19 points. Nag-ambag din si Kirby Raymundo ng 14 points, parehong 12 points naman galing kina Ray Evangelista at Ronnie Magsanok at 11 points kay Alvin Patrimonio. Dito nga ay tinalo ni Ryan Gregorio at ng Pure Food si Tim Cone at Alaska sa score na 91-76 kung saan naging kauna-unahang rookie coach sa PBA si Gregorio na nanalo ng Game 7 Championship. Hinirang din itong Coach of the Year ng season din na iyon. 2006 Philippine Cup ay nagtagpo uli si Tim Cone at Ryan Gregorio, this time sa semis naman.
Lumamang sa serye ang Aces 3-1 at inamin noon ni Coach Ryan Gregorio na sobra silang pinanghinaan ng loob dahil nga sa kalamangan ng Alaska. Pero binigay ni Ryan Gregorio ang credit sa mga players nito dahil sa kanilang will to win at kagustuwang makalampas sa semis duel na iyon kontra Alaska. Dito nga ay inasahan ni Coach Ryan Gregorio sina Big Game James Shapp, Mark Pingris at ang tinagurian nitong unstoppable at ultra-effective guy na si Peter June Simon para talunin si Tim Cone at ang Alaska galing sa 1-3 deficit sa Game 7 semifinals battle na iyon. Tinalo naman ng Pure Foods ang Red Bull sa finals para makuha ni Coach Ryan Gregorio ang pangalawang kampiyonato nito. Inamin ni Ryan Gregorio na ang mga naging inspirasyon talaga nila sa championship run nila noon ay ang career-ending injury ni Eugene Tejada at bigyan ng kampiyonato ang wala pa ngang nakukuhang kampiyonato sa loob ng 13 taon sa PBA si Jun Limpot. 2010 Philippine Cup ay ito na marahil ang pinaka-impressive na PBA championship ni Ryan Gregorio nang isweep nito si Tim Cone at Alaska Aces sa final showdown at kunin nga ang pangatlong kampiyonato para kay Ryan Gregorio. Sa seryeng ito nga ay sinandala ni Coach Ryan Gregorio ang best player of the conference winner na si James Shapp na siyang hinirang din na finals MVP dahil na din sa finals performance nito. Sinabi naman ni Coach Ryan Gregorio na kung noong 2002 ay nagpakilala siya, 2006 naman ay ang pagiging ganap na nito at taong 2010 ay ang pagpapatunay niya sa kakayahan nito bilang isang head coach at kakayahan niyang manalo ng kampiyonato kahit pa ang kalaban ay isang napakatinik din na head coach tulad ni Tim Cone. Ano nga ba ang sikreto ni Coach Ryan Gregorio sa mga success nito kontra Tim Cone? Eto. Dahil nga daw sa sobrang galing sa pagko-coach ni Tim Cone ay halos alam na nito lahat ng nangyayari sa loob ng basketball court. Ginawa ni Coach Ryan Gregorio ay nag-isip ng mga bagay-bagay na tingin niya ay hindi pa nakikita ni Tim Cone, sorpresahin siya at gawing uncomfortable ito. Mukhang nagawa nga ito ng mahusay ni Coach Ryan. Ngayon ay pare-pareho ng mga successful si Ryan Gregorio at Tim Cone sa mga kanika nilang mga karera. Si Tim Cone nga ay ang winningest coach na dito sa PBA at isa sa pinaka-nirerespetong tao pagdating sa basketball. Samantala, si Ryan Gregorio naman ay isa na ngayong special assistant ng Samahang Basketball ng Pilipinas President na si Al Panlilio at alternate governor din ng Meralco Bolts. Ibinahagi naman ni Ryan Gregorio na iniiwasan niyang pag-usapan yung mga moments na naging kontrapelo siya ni Tim Cone. Mas gusto umano nito na mas talakayin ang mga nagawa ng kanyang mga players na siyang dahilan kung bakit niya nakuha ang mga kampiyonato noong head coach pa ito. Inamin din ni Ryan Gregorio na wala pa itong balak bumalik sa pagko-coach dahil mas nakafocus ito ngayon sa mga gawain niya sa Samahang Basketball ng Pilipinas at sinabi nitong tinatahak natin ang tamang daan at nasa posisyon umano para dalhin pa ang Pilipinas basketball to a greater heights. Kayo mga kadribol, ano sa tingin nyo ang best asset ni Ryan Gregorio noong nagko-coach pa ito? Ako? Lahat ata ng mga success niya kontra Tim Cone ay napanood ko. At bukod sa malakas at magaling talaga ang lineup nito, ay pinakaumangat talaga sa akin is may tiwala talaga si Ryan Gregorio sa kakayahan niya. Kitang-kita mo yun noon at resulta nga ng tiwalang yun ay nang aminin ng winningest at pinaka-successful na coach sa PBA na ito ang kontrabida at kontrapelo nito sa makulay na coaching career ni Tim Cone. Kung nagustuhan mo ang kwento natin ay paki-like naman ang video na ito at kung hindi ka pa nagsusubscribe ay paki-hit na din ang subscribe button pati na ang notification bell para di mo ma-miss ang mga susunod nating mga kwento at syempre support na din sa channel natin. Salamat sa panonood, ito nga ang Basketball Ace at hanggang sa mga susunod nating mga videos. Salamat!